Hello mga mami! For today's video, tara samahan niyo po ulit ako sa ating panibagong araw. Tingnan niyo naman at papabalik pa nga ako, wala lang at papakita ko lang sa inyo na ilalabas ko na ulit itong aking isang basket na labahin. Yan na pa nga kahapon yan mga mami at pagpasensyahan niyo na nga, late upload na naman. Kadalasan nga sa sobrang busy nga sa bahay ay gabi na nga ako nakakapag-edit. Kahapon nga mga mami ay naisipan ko ngang palitan aring kurtina, Dian. Abay, ilang buwan na nga yata ayan Dian eh. Alam ko nga mga mami na napapansin niyo nga na matagal na ngang nakalagay ang kurtina yan at hindi pa napapalitan. Nahiya nga lang yata kayo mag-comment mga mami sa akin na kung pwede nga ay akin ang ayang palitan. Shoota. At dahil nga magpapasko na nga mga mami, kaya naman naisipan ko nga palitan na nga ito ng kurtina pang Christmas. Di nga yung kurtina dito sa may kwarto namin ng Daddy Aji ay pinalitan ko na at ito ngang red yung nilagay ko. O diba? Christmas na Christmas yun. Tapos ay rin namang si Daddy Aji ay busy-busyhan sa paglilinis ng tricycle at ng motor. Gawa nga daw ng anak niyang nag-iisa ay puro gamit lamang ang alam, hindi naman daw marunong maglinis. Nakushuta. Sayang nga at nahiram ng isang kapatid niya yung isang motor namin, edi sana nga ay nalinisan na rin. Pagkatapos naman niya maglinis ng tricycle at ng motor, eto nga si Tope at si Tanggol ay itinitrim niya yung mga muka. At ayang ang mga batang ayan ay papaliguan niya. Pati nga itong si Lily mga mami ay kinuha ko na rin at parang nga maitrim ni Daddy itong mukha. Alam niyo ba mga mami na napakalaking tulong nga nung in-order ko itong pet razor na ito? Dahil hindi na nga kami nagpapagroom sa labas o kaya sa kanilang bed. Ay sadya naman tunay na maharlika eh. Sobrang sipag nga ng Daddy Aji ngayong araw, pati nga itong si Lily ay pinaliguan na nga rin daw niya. Kaya na nga at fresh na nga ang makukuli. Tapos ay din naman sa kubo mga mami, pinaghuhugasan ko na nga ang mga nakatambak na hugasin. Hindi ko nga maintindihan, wala namang nakatira din eh, palagi na lang may pinagkainan. Charis! Total ay nandidine na rin naman ako sa kubo at wala na rin naman akong gagawin doon sa loob ng bahay, kaya naman naisipan ko ang din nga mag-ayos-ayos. Mapapansin nyo nga mga mami, itong ang kubo namin ay talaga namang napakasukal na. Nakshuta. Kaya naman sabi ko ay aayos ayusin ko nga at nang magbukang bahay naman. Sabi ko naman sa inyo mga mami dito kung nga itinatambak yung mga gamit na hindi namin masyadong ginagamit. Pati na rin yung mga gamit ni Daddy Aji sa motor at tricycle na anik-anik ay nandito rin. Kasi hindi nga rin ako naglalaba mga mami, kaya naman nandito ngayong hanger, timba, tabo at batya. Pati nga yung mga sapatos ni Kenta na ginagamit sa school sa pagbabalibol at pagbabasketball ay dyan ko na rin tinatamba. At dito na rin kami nagluluto mga mami, kaya naman nga lahat halos ng panggamit namin pangluto ay nandito rin. Araw-araw ko din naman itong nililinis mga mami pagkatapos ko nga maglinis doon sa loob ng bahay. Sa wakas nga ay natapos na rin ako ng pag-aayos dyan mga mami at sana naman ay minapansin nga kayo naman na naging maayos yan, Charisse. Noong pahapon naman mga mami ay inaya ko nga itong si Daddy Ajay na pumunta doon sa classmate namin. Diyos ko, tingnan nyo naman kung gaano kasipag ng kaklase naming are. Lahat na nga yata ng racket ay pinaso. Pag di ka pa naman yumaman niya, nakshuta. Sa kanya nga ako kumukuha ng product ng Mark My Word na ibinibenta ko unti-unti online. Thank you nga sa mga kaanak ko at mga kapitbahay ko at mga kabarangay ko na laging bumibili sa akin. Sadya namang napakabait nga ng kaklase naming aret, may pabaon pa nga ulit sa amin na kamuting kahoy eh. Thank you, mate. Kakuha ko nga ng product ay umuwi na agad kami ng Daddy Aje dini sa aming barangay. Nauwian pa nga niya ako nitong kasaba cake na ginawa niya. Binibenta nga niya yan at nakakahiyang at binigay nga laang niya sa akin. Tapos ay ngayong umaga naman mga mami, pagkagising ko nga ay nakakita agad ako ng hugasin. Shoota. Maalin nga sa magdaddy ang salarin dahil nga tatatlo-tatlo naman kami dini sa bahay. Alam nga naman nga ang dalawang batang ari, hindi naman nila abot ang lababo, Cheris. Anyways, mga mami, ayan nga pala yung inilagay ko na kurtina kahapon. Hindi ko na nga sana ipapakita sa inyo mga mami dahil nga ayan pa nga lang na ilalagay kong kurtina pang Christmas. Dahil sa parting ayan nga mga mami, hindi ko pa nga napapalitan ng kurtina at hindi pa nga dumarating yung order ko online. Nawalan nga ng tubig ngayong umaga, kaya naman magtatabo muna tayo sa paghihilamos. Kung mapapansin nyo nga na meron nga akong nakatapal dyan sa kanang kamay ko ay yun nga ay nananakit na nga ang aking mga buto-buto diyan. Hindi ko nga alam mga mami, sa kaka-cellphone ko na yata ayan, Charisse. Pagkatapos ko nga mag-toothbrush mga mami ay gumagamit nga ako nitong tooth whitening mousse. Alam nyo ba mga mami na mula nga nung gumamit ako niyan ay nalesan nga ang paninilaw ng aking ipin. Lalo nga at ako nga ay naka-braces, kaya naman hirap na hirap nga akong mag-toothbrush. Update ko lang din kayo mga mami dito sa aking ginagamit na serum. Medyo naglelesan na nga itong mga pekas ko. Ulit na nga akong gumagamit nito mga mami at medyo nagugustuhan ko na nga. Tapos ay nagsuklay lang ako ng kaunti at maglalagay rin tayo ng kaunting lip tint. Alam niyo naman mga mami na sobrang favorite ko nga niyan. Kaya naman kung bet nyo rin, lalagay ko sa comment section yung link kung saan ko siya na-order.